live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy na hinihirit ng pribadong concessionaire ng LRT 1 ang hiling nitong mahigit 5 pisong taas pasahe. Pero ang sabi ng pamunuan ng DREN, kailangan pa yung pag-aralan at kung matuloy man, pare-pareho raw magpapatupad ng taas pasahe pati sa LRT 2 at MRT 3. Nakatutok si Joseph Morong. Lampas 5 pisong dagdag sa boarding fare at 50 sentimos kada kilometro. Yan daw ang ipinetisyon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na pribadong concessionaire ng LRT 1 nito pang Abril. Ang kasalukuyang 11 pesos na minimum fare gusto raw nilang gawing 16 pesos and 46 centavos. At ang pisong dagdag kada kilometro gusto naman nilang gawing 1 peso and 50 centavos. Pero paliwanag ng Light Rail Transit Authority o LRTA, hindi ito ang otomatikong papayagang halaga ng taas pasahe. We're not saying rejected, we're not saying accepted. We're still processing all these things at marami pang dadaanan ito. Kahapon, sabi ni LRTA Administrator Hernando Cabrera, may inaprubahan ng halaga ng fare increase ang Committee on Fare Adjustment. Pero ang may pinal na desisyon daw nito ay ang Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation. 4 beses nang hindi napayagan ang petisyon ng LRMC simula nang i-operate nila ang LRT 1 noong 2015. May nakasampa na ring arbitration case ang LRMC laban sa gobyerno. Abot na sa 2.2 billion pesos ang sabi ng LRMC na dapat ay nasingil nila sa pamasahe simula pa noong taong 2015 kung kailan huling nagkaroon ng fare increase. Ang LRT 2 naman na hawak ng gobyerno, 30 pesos na end-to-end na pamasahe mula Antipolo hanggang Recto ang binabayaran ng mga pasahero dahil sa subsidiya ng gobyerno. Pero ang dapat daw na binabayaran na pamasahe, 80 pesos hanggang 100 pesos. Sa libreng sakay naman sa mga estudyante, 30 million pesos na raw ang nawawalang kita ng LRT 2. Kaya ang ibinalik na lamang ay ang 20% discount para makatulong kahit paano. Supposedly, we earned something from the students, yung pamasahe nila, and then we were deprived of that. Kung matutuloy ang pagtataas sa pamasahe, pare-pareho itong ipatutupad sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3. Kapag nagkamali ka dun sa presyo mo, iiwanan ka ng pasahero mo, they will transfer sa ibang mode of transportation at it becomes self-defeating yung ginawa mo. Ayon sa pamunuan ng LRT, bagaman kailangan na naitaas ang pamasahe sa mga tren, pinag-aaralan pa rin naman nila kung kaya pa ba na ituloy ang subsidiya para hindi na magtaas ng pamasahe sa mga tren. Ayon kay Cabrera, sa National Expenditure Program, may 162 million pesos na nakalaan sa LRT 2 para sa subsidiya sa operasyon at 891 million pesos para sa rehabilitasyon. Meron naman, ang problema lagi natin dyan yung rehabilitation project natin. Magsasuffer tayo sa upgrading. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Sa kabila ng bilis ng pagmahal ng bilihin o inflation, tumaas pa rin ang pagkonsumo ng mga Pilipino sa pangkalahatan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit lumago ang ekonomiya ng 7.6% nitong third quarter na inaasahang makakatulong lalo na sa mga naghahanap ng trabaho at dagdag kita. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mas masiglang ekonomiya. Mas malakas ang mga negosyo. At mas maraming trabaho. Kaya ganun na lang ang pagmamalaki ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nang lumabas sa mga datos na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng taon. 7.6% ang itinaas ng ating gross domestic product o GDP o yung pinagsama-samang halaga ng kita ng mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Bagyang mas mataas yan sa GDP growth rate noong second quarter. At mas mabilis din sa paglago na ekonomiya sa kaparehong panahon noong 2021. Inaasahan din daw na makakamit din ng bansa ang GDP target sa buong taon. Kabilang sa mga nakatulong ay ang pagluluwag sa COVID-19 restrictions, kaya marami siyempre ang lumalabas at tumatangkilik sa mga negosyo. Easing of mobility, including the resumption of face-to-face classes,
the relaxation of border restrictions and more simplified travel protocols. Nakatulong din daw sa ekonomiya yung paggastos sa mga consumers, pati na yung tinatawag na revenge spending. Yung restaurants and hotels, tumaas siya ng 38.2%, tapos transport, 20.5%. At food and non-alcoholic beverages, 3.9%. So yung top two, ito yung related sa tourism, mobility. So ito yung medyo nag-push doon sa 8.0% growth doon sa household final consumption expenditure. I think it's a big factor, you know. We hear people saying revenge travel, you know. Because you're having been deprived of mobility for 2 years, you know. You just want to go out and spend, you know. See the world again. May mga negosyong naging malaki ang kontribusyon sa ekonomiya. At may mga lumago. Pero alam niyo bang may papel din sa paglago ng ekonomiya ang paggastos ng gobyerno, halimbawa sa mga proyekto? Dahil syempre, may kontribusyon yan sa paglikha ng trabaho at mga negosyo. Gayon din sa pag-import at pag-export ng mga produkto at serbisyo. Ang hamon ngayon, ayon na rin mismo sa NEDA, ay ang makontrol ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung hindi raw dahil dyan, baka mas masigla pa ang ekonomiya. Kaya binabantayan yan, gayon din ang paghina ng piso at pagtaas ng interest rate. Sa gitna niyan, nanawagan ng Makati Business Club sa national at local governments na pasiglahin ang mga disaster resilience programs nito para maprotektahan ang mga industriya at lalo na ang mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang ba kayo sa mga umaapila ng itaas ang sahod dahil sa mahal na mga bilihin? May sagot ang grupo ng mga employer at ang Labor Department sa kung posible ba yung ipatupad agad. At yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. 570 pesos kada 12 oras sa duty bawat araw ang kinikita ni Frenny Malaras, isang security guard. Pero sa nakalipas sa ilang buwan, napapansin daw ni Frenny na papalit na ng papaliit ang naaabot ng kanyang kita dahil sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Sa mahal pa nga lang daw ng gasolina ng kanyang motor na gamit pang service mula Taytay papuntang Maynila, talo na siya. Kaya naman suportado niya mga panawagan dagdag sahod para sa mga tulad niyang minimum wage earner. Mas maganda ngayon, sir, para dagdag ano po, sa dagdag sa ano po namin, pang needs po namin araw-araw, pang gastos, tsaka may savings mong kunting para sa pamilya po. Batid daw ng Employers Confederation of the Philippines ang sentimiento ng mga manggagawa dahil totoo namang nagtaasan talaga ang presyo ng bilihin. Yun nga lang ang realidad daw ng ekonomiya at pagdinegosyo sa ngayon. Hindi raw praktikal ang humiling ng panibagong dagdag sahod, lalo pat siyam sa bawat 10 negosyo sa bansa. Nasa kategorya ng micro at small enterprises o maliliit na negosyo lang. You guys, micro, 65%, 70% ng mga nagtatrabaho, yun ay sa micro. Yung mga micro na yan, kalahati niya nagsara ng pandemic. Mm-hmm. Marami na hindi pa nagbubukas. Mm-hmm. At marami nagbubukas, man, pa konti-konti. So, you need to live hire yung mga tao na wala ng trabaho dati. Ang problema natin, yung maliliit. Mm-hmm. Hindi mo na mapipiga yun. Kumbisyon nga, pang-sweldo lang sa linggo-linggo o kinsenas yan, pinuproblema nila. Nauna namang sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang galaw ng inflation at kung nararapat ba ang panibagong aumento sa sahod. Pero malinaw raw sa ngayon, hindi pwede na ura-ura ng pagbigyan ang hinihinging aumento. Una nitong Hunyo lang daw kasi ginawad ang huling aumento at base sa batas, kailangan muna magpalipas ang isang taon bago muli mapagbigyan ng panibagong aumento. Nariyan din ang pasimula pa lang ang pagbangon ng maraming negosyo mula sa pandemya at gumaganda na rin ang mga numero ng mga nakakabalik trabaho na baka madiskaril kung sasabayan ang dagdag sahod. Sa pagtaya rin daw ng economic managers, baka humupa na sa susunod na isa o dalawang buwan ang pagsipa ng mga presyo. Hindi lamang naman tinitignan yung pangangailangan ng manggagawa, itinan din yung kakayahan, kapasidad ng mga employers na makatugon. Yes. Meron mang bagong round of adjustment. So talaga yung projections ay mangyayari, no? So hindi tayo dapat magpadalos-dalos kagad na magawa ng desisyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.
Ang mga hindi na gaanong nagagamit na lupa ng gobyerno e balak daw ilaan sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero higit sa pinagtatayo ang lupa, may mas malalim pang problema ang gustong maiwasan, ang Department of Human Settlement and Urban Development. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Dekada na ang problema ng pabahay sa Pilipinas. Sa pinakahuling datos, mahigit 6.5 million ang total housing needs sa bansa. Pinakamarami nangangailangan sa Region 4A na kulang ng 1.3 milyong pabahay. Ito ang naistugunan na isang executive order na nakatakda raw pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang makipagpulong sa mga opisyal ng Human Settlement and Urban Development o DHSUD. Sa ilalim ng pipirmahang EO, magkakaroon ng inventaryo ng mga lupang pag-aari ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi ganong nagagamit para ilaan sa socialized housing. Malaking bagay ayon sa DHSUD, lalo pat limitado ang kanilang taunang budget na hindi raw umaabot ng 1% ng kabuuang budget ng gobyerno. If we cannot really put in so much cash dito po sa aming departamento, another way of putting resources into housing development is to ensure that there are lands na pagtatayam. 1 milyong pabahay kada taon hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos ang target maipatayo ng DHSUD. Malaking bahagi ng programa ang Housing Interest Support kung saan makakatuwang ng beneficiary ang LGU at national government sa pagbabayad. Mahigit 10 groundbreaking ceremonies na ang kanilang naisagawa, katuwang ang mga LGU bago pa ang anunsyo ng EO. Dahil dito, inaasahang lalo pa raw magmumura at mapapabilis ang proyekto. Ayon sa DHSUD, malaki ang aral na kanilang natutunan mula sa karanasan ng mga nakaraang socialized housing projects. Ang aming pong programa, on-site in-city, because we believe that if you're staying where you are, your social capital remains, no? Your livelihoods remain. So pagka po intact 'yon, makakapagtuloy-tuloy ka ng hulog. Nice na rin nilang iwasan ang pagkakataong ibinebenta o kaya nanatili pa rin sa mga informal settlements ang mga beneficiary ng pabahay. Tulad ng ilang nakatira sa mass housing sa Pandi Village 2 sa Pandi, Bulacan. Ang problema po dito, wala pong trabaho. Sila po, kung sa Quezon City sila, nandun po yung work nila, tapos nahirapan po sila dito, 1 linggo lang, babalik po sila sa pinanggalingan nila po. Yan din ang karanasan ng ilang homeowners sa San Jose Heights sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero si Jing Bell, kahit hirap nang magumpisang tumira dito, pinili pa rin daw niyang manatili dahil mas mahirap ang buhay sa informal settlement. Paglipat nila dito noong 2017 mula Pasig, masukal, walang sariling kuryente at wala silang linya ng tubig. At hanggang ngayon, umaasa pa rin daw sila sa delivery ng tubig. Pero mainam na raw ito kesa sa wala. So kahit mahirap dito, okay na sa inyo? Okay na po. Basta may sarili pong bahay kasi ang hirap po, nag-upa pa po. Tapos ano, ngayon okay naman. Kaya natutuwa din kami dito lahat kasi kahit papano, naina pa sa amin yung ano, unit. Aminado ang DHSUD sa mga problema at balakid na kinakaharap ng kanilang programa, lalo na ang kakulangan sa pondo. Pero malaki ang kanilang paniwala sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos Jr., wala nang informal settler sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ibinahagi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang estado ng kanyang kalusugan ngayon na may kaugnayan daw sa kanyang hilig sa pagmomotorsiklo. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Game na nakijamming. At nakipagkwentuhan pa kagabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa concert na tila reunion din nila ng mga dating miyembro ng kanyang gabinete. Masigla kahit kapansin-pansing bahagyang pumayat ang dating Pangulo. Siya na mismo ang umamin. Nagpasuri siya kamakailan sa doktor dahil nabawasan siya ng timbang at may nararanasang tremors o panginginig. First, they thought that it was Parkinson's. But it, my extremities were all right. It was brain waves. Then they found out I have so marami akong trauma. Posibleng may kinalaman daw ito sa ilang beses niyang pagkakaaksidente sa motorsiklo mula noong bata pa. Pinakahuli nito lang nakaraang buwan. I have 2 accidents on one
Nawalaan ng brake. Matatanda ang hilig talaga ng dating pangulo ang pagmamotorsiklo na isa sa mga una niyang ginawa pagkatapos ng kanyang termino. Bago matapos ang pagtitipon, ay nagpasalamat din si Duterte sa lahat ng naging bahagi ng kanyang pagkapangulo. There's a time to start and a time to retire. God is really very kind to me. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inusisa ng minorya sa Senado ang mga confidential and intelligence fund sa 2023 national budget, kabilang ang para sa Office of the President. Pero sabi ng isang senador, halos wala naman daw itong ipinag-iba sa nakaraang administrasyon. At nakatutok si Rafi Tima. Sumentro sa Confidential and Intelligence Fund ang pagtatanong ng minorya sa 8.96 billion pesos proposed budget ng Office of the President sa pagpapatuloy ng 2023 budget hearing sa Senado. Puna ni Minority Leader Coco Pimentel, 65% sa budget ng opisina ng Pangulo nakalaan sa Confidential and Intelligence Fund na hindi sumasa ilalim sa karaniwang auditing process. May mga ahensya naman daw na nakatuon talaga sa intelligence gathering. Aren't the 2.25 billion pesos lodged with the Office of the President better lodged in the intelligence agencies? Tugon ni Senator Sonny Angara, Chairman ng Senate Finance Committee, na dumidepensa sa budget ng Office of the President. Kailangan ng Pangulo ng sariling intel budget dahil may mga impormasyong ang Pangulo lang ang pinagkakatiwalaan. Depensa rin ni Angara, halos wala naman daw itong ipinagbago sa Confidential and Intelligence Fund ng nakaraang administrasyon na hindi naman kinwestiyon noon. This is the Confidential and Intelligence Funds lodged in the Office of the President have been there since 2010 and beyond, and in these amounts since 2020. It's the first time really that, not to say that the minority is wrong to question it, but it's the first time that it's been questioned. Sa huli, inaprubahan din ng Senado sa plenaryo ang budget ng Office of the President. Sa parehong pagdinig, agad ding inaprubahan ang 26.69 billion peso budget ng Department of Justice. Muli, tanong sa Confidential at Intelligence Fund ang inungkat ng minorya. Partikular na pinuntirya ni Senator Pimentel ang 19.2 million pesos na confidential fund ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno. May mga taon naman daw na wala silang ganitong budget. From our research, from 2016 to 2022, three years had confidential fund items. But 4 years, wala. So, meaning to say, the agency can survive without confidential fund. Bagamat lumusot pa rin sa plenaryo ng Senado, mananatili daw ang pagtutol ng minorya sa tila kaugalian ng mga ahensya ng gobyerno na paghingi ng confidential at intelligence funds. Sa pag-aproba ng budget ng DOJ, may mga hakbang na raw sila para solusyonan ang matagal ng problema sa National Bilibid Prisons. Batid daw ni Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na nananatili ang drug trade sa Bilibid. Ito ay sa kabila ng pangako ng nakaraang administrasyon na matitigil na ito. Sa susunod na 30 araw, may mga gagawin daw silang hakbang para matigil na ang paggamit ng cellphone ng mga PBL sa Bilibid. Sa susunod na taon, sisimulan na rin daw ang pagpapatayo sa isang super maximum prison sa isla ng Mindoro. Dapat yan, magawa yan, matapos yan, 15 to 20 months at the most. Isa yan sa ating talagang advocacy, no? Pag magawa yan, mababawasan na natin ng mga heavy hitters dito sa loob. Pangalawa, yung minimum security, aalisin natin lahat dito sa Muntinlupa, dali natin sa Nueva Ecija. Inaasahang matatapos ang deliberasyon ng proposed 2023 budget bago matapos ang Nobyembre para mapirmahan na ito ng Pangulo sa kalagitnaan ng Disyembre. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Nakakaapekto pa rin ang ITCZ sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, maulan na sa Caraga at Davao Region. Sa hapon, uulanin din ang natitirang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula at Soccsaygen. May pag-ulan din sa Samar and later provinces, Cebu at Bohol bukas ng umaga.
Habang may tsansa rin ang ulan sa hapon sa Negros provinces at Panay Island. Sa Luzon, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Palawan, Aurora at Quezon sa umaga at ilang lugar sa northern at central Luzon pagdating ng hapon. May tsansa rin ang ulan sa Metro Manila pero hindi naman malawakan. Ayon sa PAGASA, walang nakataas na babala sa anumang baybayin ng bansa, kaya ligtas ang paglalayag o pagpalaot para sa maliliit na sasakyang pandagat. Umalma ang ilang grupo sa heterosexual bill na inihain sa Kamara, hindi pa man ipapasa ang panukala naman laban sa diskriminasyon sa LGBT community. Kabilang sa tinawag na delikado ng ilan, ang probisyong magbibigay karapatan sa mga heterosexual na magkomento sa mga issue ng LGBT. At nakatutok si Maki Pulido. Pag nakatalda ako, nakapag-experience ako, tatawagin nila akong bakla, sari-sari. Dahil sa mga ganitong karanasan, kaya dalawang dekada nang ipinaglalabang maipasa ang mga panukalang batas laban sa diskriminasyong nakabase sa Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI. Pero di pa man lumulusot sa Kongreso ang SOGI Equality Bill, may naghain na ng batas na ang layong bigyan ng proteksyon ay mga heterosexual o hindi LGBT. Katwiran ni Manila 6th District Representative Benny Abante, kung gusto natin ng batas para protektahan ang LGBTQ, dapat meron din para sa mga heterosexual na anyay ang mga aktwal at direktang likha ng Diyos ayon sa Biblia. Kabilang sa mga probisyon ng panukala ay ang pagsasabatas na may karapatan dapat ang isang heterosexual na magpahayag sa mga platform tungkol sa homosexuality, bisexuality, transgender at queer. Delikado ito ayon kay Reyna Balmores ng grupong Bahaghari. Ang totoong content ng bill ay mas masahon, legal na mang-discriminate. Okay lang mang-abuso, magsabi ng mga masasakit. Matagal nang ipinaglalaban ang pantay na pagtrato sa LGBTQ community. Kaya sabi ng Commission on Human Rights, ang paghain ng panukalang batas na ito ay parang pagbabaliwala sa ilang dekada ng pakikibaka laban sa diskriminasyon. Ang mga batas na ating sinusulong ay dapat magsusulong sa mga hindi pa protektado under the law. So ang hindi protektado under the law, in this case, ay ang ating mga members ng LGBTQ. Wala namang heterosexual na nabidiscriminate. Sa kanilang tala, may mahigit 20 kaso na ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga miyembro ng LGBT noong 2020 hanggang 2021. Pero ang bilang na yan, underreported pa raw. Nasa labas daw ng bansa si Abante kaya't hindi makapagpa-interview. Na-refer na raw ang heterosexual bill sa House Committee on Women and Gender Equality na pinamumunuan ni Bataan Representative Geraldine Roman na isang transgender woman. Kahit siya raw ay nakaranas din ng diskriminasyon kahit may pwesto na dahil sa kanyang pagiging transgender. Based on my gender identity and who I am, I was boxed out. But qualifications wise, marami naman naniniwala sa aking kakayahan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso. More than just kilig ang ibibida nating chika dahil pati ang magkaribal sa Startup PH na sina Alden at Jeric matindi ang tapatan hanggang sa bangayan. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang totoo, malalim talaga yung pinagsamahan namin dalawa. Naiilang ako pag tinatawag niya akong sir. Take it from good boy himself. Hindi lang siya dapat ang good. Kaya sabi ni Alden Richards na gumaganap na good boy Tristan sa Startup PH, importante rin ang mga aral sa kanilang serye, kabilang ang pagiging good sa negosyo. Siyempre yung iba na gusto rin mag-start ng sarili nilang mga negosyo. Everyone's also learning on how to take on entrepreneurship seriously. Anong problema? May problema ba? Wala. Pero bukod sa mga aral, inaabangan na rin ang tumitinding tensyon ng mga main character ng Startup PH. Hindi lang si Bea at Alden ang may chemistry, kundi si Alden at Jerry Gonzalez na gumaganap bilang Dave. Kahit daw kasi nagkakabardagulan, cute pa rin daw ang atake nila sa mga eksena. Bagal mo. Ayusin mo, tabingi, oh. Eh, dali lang, tabingi ba? Tatawa din ako sa mga eksena namin. Nag-start pa lang dun sa tatlong bibi.
Bukod sa big break sa Startup PH, sunod-sunod ang pagkilala kay Jeric sa pelikulang Broken Blooms. Para doon kaya muli siyang nominado bilang Best Actor sa Saskatchewan International Film Festival sa Canada. Nauna na siyang nanalo sa ilang film festival sa India at Italy. Ito, Broken Blooms, Startup, and then these awards, parang I'm beyond grateful sa lahat ng nangyayari and I'm inspired sa lahat ng nangyayari ngayon. Aubrey Carambel, updated sa showbiz happenings. Idinaan sa cute na paandar ng mag-asawang Juancho Trevino at Joy Spring ang pagpapakilala sa bago raw nilang Bundle of Joy. Yan ang chika ni Katatibayan. Sunod-sunod the blessings ang natatanggap ng pamilya nila Juancho Trevino at Joy Spring. Nito lang week engineer ni Juancho na finally nakamartsa at graduate na siya sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship sa De La Salle University. Inabot daw ng 13 years bago nakuha ni Juancho ang inaasam na degree na alay niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na isang teacher. Kahapon, panibagong milestone sa buhay ni Juancho at ng asawang si Joyce ang ibinahagi nila sa social media. Baby number 2 is on the way na raw dahil 4 months nang buntis si Joyce. We wanted to be careful. Medyo maselan yung first trimester din kasi kaya sobrang inalagaan ko yung namin dalawa yung first trimester, yung first 3 months niya. Kwento pa ni Juancho, idinaan ni Joy sa kakaibang paandara ang announcement ng kanilang second Bundle of Joy. Inaya niya lang ako sa office one time, office namin. And then parang sinabi niya na may kailangan daw akong ibasahin para sa na kailangan videohan or something like that. Tapos pinakita niya sa akin yung picture ng pregnancy test. Tapos it is totally different kasi syempre yung first one, sobrang emotional. And unexpected. And ganyan naman kasi medyo sort of planado siya. And para sa amin yun niya, parang alam ko, kadala ko yung bumibili ng mga pregnancy test. Alam ko na sooner or later, syempre, hopefully, mabiyayaan kami. So it was a lot of joy. Wala kami ng tawa. Hanga raw si Juancho sa misis. Lalo na ng panahong nasa lock-in taping siya para sa Maria Clara at Ibarra. Kahit hirap sa pag-aalaga kay Liam at hirap din sa pagbubuntis during the first trimester, sobrang papasalamat ako sa Joyce na malakas din si Joyce, matatag din, and she really carried a lot of weight and she held, you know, things at home. Literal na definition ng ilaw ng tahanan. At mas nakapag-focus ako sa trabaho at mas naging inspired ako dahil nakikita ko sa kanya yun. Next April na inaasahang manganak si Joyce. Pero secret daw muna kung ano ang gender ng kanilang baby. For now, more love for the show Maria Clara at Ibarra and more hate para sa role na ginagampanan ni Juancho na si Padre Salvi. Magandang abangan nila from my character is yung face-to-face namin ni Barbie. Hindi pa kami nag-face-to-face encuentro sa kwento eh. So, nakuna na namin, kanina ito si Lily Fan, na nakakatuwa yung dynamics ni Padre Salvi at ni Klinga. So, that's gonna be fun. And a lot more, syempre, maraming pang mangyayari yung pagtatayo ni Crisostomo Ibarra ng eskwela, lahat ng mga plano ni Padre Salvi at ni Padre Damaso. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Tapos na ang pag-aabang dahil pwede na ulit masaksihan ng personal ang inaabangang Festival of Lights sa Makati na may grand comeback ngayong taon. Tunghayan na natin sa Pagtutok Live ni Chino Gaston. Chino! Mel, muling nagbabalik ngayong taon ng Festival of Lights show dito sa Ayala Triangle Gardens dito sa lungsod ng Makati. Christmas Lights Factory ang tema ng Festival of Lights Ayala Triangle Gardens. Nagsimula ang presentasyon sa pagtugtog ng Christmas melodies na sinabayan ng laser at projector show. Habang tumutugtog ang musika, sabay din ang kislap ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng garden, maging ang mga imaheng sumasayaw sa ere kasabay ng kumpas ng musika. Santa's Elves na tumutulong naman sa pag-setup ng projector show at mga reindeer ang nakaproject sa canopy ng Philippine Exchange Plaza.
Kakaibang atmospheric effects ang ipinakita mula sa mga laser lights na dumatama sa artificial smoke na palutang-lutang sa ere. Ang musical accompaniment sa light show, handog ng Manila Symphony Orchestra at iba pang performance artists. Virtual lang ang taunang light show noong nakaraang taon dahil sa COVID restrictions. Kaya namang pinaghandaan daw ng husto ang presentasyon ngayong taon. Tatakbo ang Festival of Light Show simula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, araw-araw hanggang 8 ng Enero sa susunod na taon. We're very excited because as you know, we did this virtually for the last 2 years because we wanted to continue the tradition. Okay, but this year is extra special because we were able to welcome back our community. Nakagawyang. At Mel, sa pagbabalik nga ng nakagawi ang mga tradisyon ngayong Pasko dahil sa pagluluwag sa mga COVID restrictions, binabalik din ang simbang gabi sa Ayala Triangle Garden simula December 15 hanggang December 23. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 45 days na lang. Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutunog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.